sa pag-graph ng polynomial function, dapat ay smooth lang. Hindi pwede yung may edges. Parang ganito yung may smooth. Kapag ang leading coefficient ay positive, for example yan, ax raised to 2, ang graph niya ay papunta sa taas yung nasa right. Pero kapag negative, yung graph naman ay pababa. Nasa baba yung right. Okay. Yung degree naman, kapag yung degree ay even, for example, 2, 4, 6, 8, ang graph ay ganito. Pareho yung ending nila. Yung nagsimula sa taas, papunta rin sa taas. Nagsimula sa baba, papunta rin sa baba. Pero kapag ang degree niya ay odd, for example, 3, 5, 7, ang graph niya ay ganito. Magkaiba yung lugar ng ending nila. Nasa baba, pupunta sa taas. Nasa taas, pupunta sa baba. So in short, kapag positive na odd, ganito ang graph. Kapag negative na odd, ay ganito naman. Basta pag positive, pataas. Pag negative, pababa. Pag odd, magkaiba. And kapag even, pareho. Pag positive, sa taas ulit. Pag negative, sa baba. Graph f of x equals to 2x minus 2. So, una, gawa ka ng table. Then, mag-set kayo ng values ng x. So, gamitin na lang natin yung negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay, then gagawin natin, i-substitute natin siya sa x. So, 2x minus 2. 2 times negative 2 minus 2. Then, 2 times negative 2 is 4 minus 2 and that is negative 6. So, kapag negative 2 yung x, negative 6 yung y. Next, yung negative 1. So, 2 times negative 1 minus 2. So, 2 times negative 1, that is negative 2. Minus 2. And negative 2 minus 2, that is negative 4. Next yung 0. 2 times 0 is 0. So, negative na automatic, negative 2 na yun. How about yung 1? So, 2 times 1 minus 2. So, 2 times 1 is 2 minus 2 and that is 0. So, kapag 1 yung x, 0 yung y. Next yung 2. So, 2 times 2 minus 2. 2 times 2, that is 4 minus 2. And 4 minus 2, that is 2. So, kapag 2 yung x, 2 naman yung y. Now, then next, i-graph natin. So, first, plot natin yung mga points na nakuha natin yung x and y. So, x is negative 2, y is negative 6. So, dyan yan. Next, negative 1, negative 4. And then, 0, negative 2. And 1, 0. And then, 2, 2. And then kapag na-plot mo na lahat, gawa ka lang ng line. Ipagdudugtudingin mo lang sila. So, sa case na to, ang makukuha natin ay straight line. So, ano yung degree niya? 1. Kasi, yung highest degree is 1. Kung wala kayong exponent na nakita, automatic ang degree niya ay 1. And x-intercept, saan banda sa x-intercept yung may point? Sa 1, 0. Y-intercept, 0, negative 2. Number of turning points, wala kasi hindi naman siya lumiko. And factors, yan na yung factors niya, hindi niya siya mapapactor. Next, graph f of x is equal to x raised to 2 plus 2x minus 4. Kaya kanina, gawalit tayo ng table, so mag-set tayo ng values ng x. So, negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Then, substitute natin yung values ng x. So, una, yung negative 2. So, negative 2 raised to 2 plus 2 times negative 2 minus 4. Then, negative 2 raised to 2, that is positive 4. Then, 2 times negative 2, that's negative 4. And then, minus 4. So, 4 minus 4 is 0. Then, natira na lang is negative 4. So, negative, kapag negative 2 yung x, negative 4 yung y.
Next, yung negative 1. So, negative 1 raised to 2 plus 2 times negative 1 minus 4. So, negative 1 raised to 2, that is 1. Then, 2 times 1, that is negative 2, then minus 4. So, 1 minus 2, that is negative 1, minus 4, that is negative 5. Next, 0. So, 0 raised to 2 plus 2 times 0 minus 4. So, dahil 0 na yung dalawang yan, negative 4 na lang matitira. Next, yung 1. So, 1 raised to 2 plus 2 times 1 minus 4. 1 raised to 2, that is 1 plus 2 times 1, 2 minus 4. So, 1 plus 2, 3 minus 4. Then 3 minus 4, that is negative 1. 2 raised to 2 plus 2 times 2 minus 4. So 2 raised to 2, that is 4. 2 times 2, 4 minus 4. So 4 plus 4, 8 minus 4, that is positive 4. And then next, plot natin. So first, negative 2, tapos negative 4. Then yung negative 1, negative 5. Then yung 0, negative 4, 1 and negative 1, then yung 4, 2, negative 2 and 4. Okay, then pagdudugtungin natin yan gamit yung line. Then dapat soft yung edges niya. Okay, so yung nakikita nyo, meron siyang isang turning points. Sa degree, that is 2. X-intercepts, so tumatama yung x-intercepts, hindi siya eksakto sa 1. So, nasa, yan, 1.236. And y-intercept, sa 0, negative 4. Number of turning points, isa lang. Isa-isang base lang siya lumigo. Factors, ano yung factors niya? So, yung polynomial na yan, hindi siya factorable. So, ganyan na lang. Next, graph f of x is equal to x raised to 3 minus x raised to 2 minus 10x minus 8. So, masyadong siyang mahaba. Pwede rin tayong mag-set ulit ng values ng x tapos substitute natin. Pero para mas mabilis, pwede natin kunin yung mga factors ng polynomial gamit yung synthetic division. And then yung mga factors, doon natin kukunin yung mga roots. Okay, so, yung nakita yung constant term, yun yung negative 8, yung pinakadulo, yung walang kasamang variable. Then, kakailanganin natin yung mga factor ng negative 8. So, ano nga ba yung factor ng negative 8? So, that is positive and negative 1, 2, 4, and 8, yung 8 mismo. Para saan ba yung mga factors na yan? So, isa sa mga yan ay roots ng polynomial. Hindi lahat yan, pero may isa dyan. Okay, so hanapin natin kung alin dyan yung roots. Try natin yung negative 1. Then, kunin natin yung mga coefficient 1, negative 1, negative 10, and negative 8. So, bring down 1, then 1 times negative 1, negative 1, negative 1 plus negative 1, negative 2. Negative 2 times negative 1, positive 2. Then negative 10 plus 2, that's negative 8. Then negative 8 plus 8, that is 0. So, dapat 0 yung nasa dulo. Pag hindi siya 0, ibig sabihin, hindi yan root ng polynomial. So, kakailangan natin gumamit ng ibang factor hanggang sa makuha natin yung 0. So, dahil 0 yan, so x plus 1 is factor. So, kapag negative 1 yung ginamit mo, yung factor is x plus 1. Then, yung root is negative 1. So, dahil 1 yun, yung una, so that is x. Then, raised to 3 yun, bawasan mo ng isang exponent, so raised to 2 na lang. Then, minus 2, lagyan mo ng x, then minus 8. So, ng factor ng x raised to 3 minus x raised to 2 minus 10x minus 8 is x plus 1 times x raised to 2 minus 2x minus 8. Pero pwede pa natin i-factor yung isa, yung mahaba. Gamitin ulit natin yung synthetic division. Factors ulit ng negative 8. So, gamitin naman natin yung 4. So, 1, negative 2, and negative 8. So, bring down 1. 1 times 4, 4. Negative 2 plus 4, that is 2. 2 times 4, 8. Then, negative 8 plus 8, that is 0. Then, that is x plus 2 na lang yan kasi 1 tsaka 2 na lang. So, ang factor ng x raised to 3 minus x raised to 2 minus 10x minus 8 is x plus 2, then x minus 4, tapos yung x plus 1.
that is equal to x plus 1 times x plus 2 times x minus 4. Okay, so graph natin. So, paano natin yan i-graph? Una, kunin natin yung mga roots. So, sa x plus 1, ang root niya ay negative 1. And x plus 2, ang root niya ay negative 2. Then, x minus 4, ang root niya ay positive 4. Plot natin yung mga yan. So, negative 1, ilagay natin sa x-axis. And x plus 2, x ay negative 2, then yung 4. Dahil positive yung leading coefficient, magsisimula siya sa baba. Then, papunta sa taas, mag-curve, then tataas ulit. Hindi yan yung eksaktong graph niya kasi hindi natin ma-identify yung minima and maxima niya kung gaano kataas yung curve o gaano kababa yung curve kasi hindi naman natin nakuha lahat ng points. Yung nakuha lang natin is yung mga nasa x-axis o yung mga zeros ng polynomial. Pero okay na rin yan as a illustration kasi yan lang naman yung hinahanap. May degree? 3. Yan o. Raised to 3. X-intercepts, negative 2, 0, negative 1, 0, and negative, and 4, 0. Number of turning points, 2. And factors, x plus 1, x plus 2, and x minus 4. Next, graph f of x is equal to negative x raised to 4 plus 4x raised to 3 minus x raised to 2 minus 6x. At dahil walang constant term, so, ipa-factor muna natin para magkaroon. Lalabas muna natin yung isang x. So, that is x times the quantity of negative x. So, yung raised to 4, bawasan natin ng isa. So, yun ay raised to 3 na lang. Plus x raised to 2 minus x minus 6. Yan. So, bawasan ng tag-isang x. So, may constant term na siya. Na yung negative 6. So, ano yung mga factors ng negative 6? That is positive negative 1, 2, 3, and 6. So, try natin gamitin yung 3 para sa synthetic division. So, kunin natin yung mga coefficient. Negative 1, 4, negative 1, and negative 6. Bring down negative 1. And then, negative 1 times 3, that is negative 3. Plus negative 3, that is 1. 1 times 3, 3. Negative 1 plus 3, that's 2. And 2 times 3, that is 6. And negative 6 plus 6, that is 0. So, tama. So, ang isang factor niya ay x minus 3. And then, negative x, kasi negative 1 yun, negative x square plus x plus 2. Okay, so factor ulit natin yung negative x raised to 2 plus x plus 2. So, try natin yung 2. So, negative 1, 1, and 2. Then, bring down negative 1. Then, 1 times 2, 2, negative 2. Then, 1 plus negative 2, negative 1. Negative 1 times 2, negative 2. And 2 plus negative 2, 0. So, ang mga factors niya ay x minus 2. Then, yan, as x, negative x, then negative 1. Pero hindi pwedeng negative yung x. So, gawin natin positive. So, ang gagawin natin, i-multiply natin sa negative 1 para maging x plus 1. Okay, so ano mga factors ng negative x raised to 4 plus 4x raised to 3 minus x raised to 2 minus 6x ay yung x. Huwag kakalimutan. Then, yung x minus 3. And then, yung x minus 2. At yung x plus 1. Okay, so graph na natin. Kunin natin yung mga roots. So, yung x is 0. Yung x minus 3, yan ay positive 3. X minus 2, yan ay positive 2. And then yung x plus 1, yan ay negative 1. So, 0, lagay natin. And then yung 3. Then yung 2, and then yung negative 1. At dahil even yung degree, so ibig sabihin, pareho sila ng direction yung left and right hand. At dahil negative yung leading coefficient, so ibig sabihin, papunta siya sa baba. So ganito yung graph niya. At kagaya kanina, hindi yan yung eksaktong graph, kundi yan ay illustration kung saan yung tumatama yung zeros ng polynomial. So ilan yung degree niya? 4. Bakit 4? Kasi raised to 4 yun.
And x-intercepts, so negative 1, 0, 0, 0, 2, 0, and 3, 0. Number of turning points, so tatlo kasi tatlong beses siya lumiko. Factors, so factors niya ay x, x plus 1, x minus 2, and x minus 3, yung na-compute natin kanina. So napapansin nyo, kung yung degree niya ay 4, yung number of turning points niya ay nababawasan ng isa. And then yung x-intercept, yung bilang niya apat din. Pati na rin yung factors apat din. Zeros of polynomial functions. For example, yan, f of x is equal to the quantity of x plus 3 raised to 2 times the quantity of x plus 1 raised to 2. So yung roots niya ay x minus 3, x is equal to negative 3. So ito yun, x plus 3 raised to 2. Ng dalawang beses, dalawa yan. Dalawang negative 3. The same din siya sa negative 1, dalawa din siya. So, paano natin igagraph yan? For example, yan. So, i-point muna natin yung negative 3, 0, and negative 1, 0. Then, yung pagkagraph niyan, dahil positive yun, so magmumula sa taas. Then, bago siya pumunta sa pangalawa, magka-curve muna siya pataas, then babalik. Okay, so, ilan yung degree nito? 4. Kasi 2 plus 2, that is 4. Yung turning points, 3. And then yung roots niya, negative 3 na 2 at negative 1 na 2. If the multiplicity is odd, so kapag odd yung multiplicity, ganyan yung itsura niya. For example, 3 negative 3. Oh, ganito yung itsura niya. Or 3 negative 5. So yun yung root of multiplicity niya. Pero kapag even, ganito naman ang magiging itsura niya. For example, f of x is equal to x raised to 5. So, limang beses na ulit yung x. So, limang 0 na yan. And multiplicity of 5. So, dahil positive yan, yung right hand mag-rise pataas. And kapag negative, yung right hand mag-fall down. So, pababa. At dahil odd yung multiplicity, kaya yung left side pababa at yung right side ay pataas or vice versa. Pero kapag even naman, ganito yung itsura niya. Parehong nasa taas or parehong nasa baba. So ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.